I'm Suzette, and with me, my husband. I'm Bong. Yeah, welcome sa aming humble shop. Ito po ay shoe cleaning service. So ang mawi-witness nyo ngayon ay kung paano namin sinisimula natatapusin yung sapatos, kung paano siya ay naalagaan ng shop. Service talaga, shoe cleaning service. So ano siya, basic lang talaga yung offer namin. Kasi hindi naman ganun katagal yung shop. So medyo bago lang yung shop, almost ano lang siya, pandemic time. So, yun lang. Kaya yung mga resources mahirap, kaya basic shoe cleaning services lang ginagamit namin. We are educators. So, I'm a principal from the private school. And my husband is? I'm a school teacher din. Senior high school teacher. Music major. Tapos, at the same time, book author. School consultant at the same time. And resource speaker sa mga MAPI trainings teachers. I travel around the Philippines, by the way, under one private publishing company. Kasi ma'am naman ay... I'm a psychologist by profession. So, ang masteral ko is guidance and counseling. And now, yun, principal na po ako sa isang private school. Mm-hmm. So, nagsimula talaga siya nung yung anak namin nanalo sa The Clash, si Sounds, and nagpapalinis kami ng shoes ng white. Siyempre pag artista, kailangan malinis ang shoes. Naghahanap kami ng shoe cleaning services. So, tingin sa ano internet, nakakita sa Quezon City, and that's the history. And tuloy-tuloy na. Ayun. Kasi during that time, yung season ng The Clash, yung first season ng The Clash, so nakapasok siya finally. So, siyempre kailangan presentable siya. So, naghahanap kami kung mag-maintain ng shoes niya. So, we traveled sa Quezon City pa talaga. Tapos nung nakita namin yung service na may gumagawa ng mga sapatos na gano'n, tapos nagkaroon ako ng magandang idea. Ah, pwede pala, magandang business. Ah, mahilig din kami sa shoes. So, kasi sabi ko, kung may gantong tao na naghahanap ng mga gantong klase ng services, ibig sabihin kami, meron kaming katulad. Doon na yan, the rest is history. So I work on the technology kung paano talaga inaalagaan yung mga mamahaling sapatos. Actually, mamahaling talaga sila. May supplier kami nakuha na... nakukuha namin ng buy boxes yung mga shoes, mga trip shoes, tapos yun, binibenta rin namin. Yung mga customer bumunta rin, tapos bumibili rin sila. Pero bargain lang, gano'n. Ang kagandaan nun, pag bumibili sila, pinalilinis nila dito. Kasi gusto nila maganda pagkatapos. Hindi, mas marami yung bibili, tapos papalinis nila. Kukunin nila, halos magiging siguro 80% parang bago. So ang ginagawa namin dito, kami ang part-timer dito. Oo, part-time kami dito. So, after work, mag-work, 7, siguro mga 7 ng gabi hanggang 10 kasi kailangan kami ang mag-check. So hindi nakakalusot ang shoes everyday nang hindi namin nakikita. Magiging bonding moment na rin namin sa gabi. So, kasi taga dito rin naman kami sa area kaya pag gabi, dito na rin kami nagpapahinga tapos pina-finalize namin yung mga shoes. Kasi hindi pwedeng ma-release yung shoes nang hindi dumadaan talaga sa akin. So, hindi sila ang nagre-release. Kami yung taga-final quality control. Nung simula, medyo okay naman yung kita kasi isa lang ang tao namin. And ngayon, mas nagiging maganda kasi lagi, parang car wash. So, lalo pag yan maulan, so marami nagpapalinis. Ang dami, hindi ang isang tao, siguro limang sapatos. Meron kaming mga customer from Pasig, Ortigas. So, magdadala ng 20 shoes, pairs, no? Yeah. So, mapalinis. Siyempre, sayang lalo, di ba? True courier so, lang yun, no? Courier lang talaga. Kaya hindi rin kami makapagtaas ng price. Kasi gumagastos na rin yung client dun sa pagpapadala ng sapatos dito. And, so siguro tayo ang cheapest, no? Kasi magkano lang eh. Kung cheapest talaga kami, kasi unang-una nasa Valenzuela kami. In terms of feasibility, Valenzuela. So ang unang na-imagine ko dito, i-cater ko lang yung mga taga-Valenzuela. Pero talagang continuous na dumadating yung time na talagang malalayo. Alabang, Parañaque, Antipolo, Cavite. So all around Metro Manila, nakikater namin. Maramihan minsan. May experience kami rito. Tatlong sakong sapatos. Oo, tatlong sakong. Pinadala niya rito. Kaya... siguro hindi ko alam. Baka ano lang siya. Nangungulekta. Then nag-mark up. Maaring may ganun din kasi. May isang tao no, na magkukuha siya na magaganda talaga yung shoes. And then ano, tatlong bags. Yun, minamark up niya pala. So kasi ang mura nga namin eh. Kung 225 ang basic cleaning. So pwede niyang i-mark up. Kasi sa Quezon City, 500 ang ano eh. Basic cleaning eh. So mababa talaga kami. And sa kita, maganda yung kita. Kaganda naman dito, sa Valenzuela, wala pa kaming competition so far. Wala, only in Valenzuela ang Cholotsky. Meron man siguro, hindi pa namin na na-rediscover yung ibang mga ano. Pero blessing yun kasi kaya hindi rin kami makapagtaas ng presyo. Yung basic cleaning namin, isang pair, 225, before 180 eh. Pero yung mga old customers namin, talagang minintain namin na 180, no? Tama ba? 180. Kasi mula kami sa 180,
kasi ano lang yun, kasi nagpapalalamog nga sila, nagpapakurier sila. Tapos nung ito na. Yung ito na, nagre-rent na kasi na kami, di ba? So, may, kailangan yung mga expenses. Yes. So, nag-mark up kami ng 225, yung basic cleaning. Ngayon kung may additional siya, like reglue, minor retouch ng color. Bawa yung talagang, ano na siya, faded. Mm-hmm. So, gagandahan pa namin yun. Ano lang, additional 50 pesos. So, ang mura talaga, 275, kasama na yung cleaning, reglue, and minor retouch. Pero may mga case naman na talagang nagmataas ng konti kasi medyo mahirap yung pinapagawa sa shoe. So, depende sa materials na nagagamit namin. So, more or less, minsan, maabot din sila ng 300, 400, hanggang 500 yung damos. Pero, we don't do major restoration. Yung pinapakustomize, hindi. Minor lang talaga. Minor talaga. Binabalik lang at least 80-90% yung sapatos. So, let's go. Pakita po namin sa inyo kung paano po nang natatapos. Sinisimulan at natatapos yung sapatos na pinagkakatiwala nyo sa Sulotsky. We make it easy. Ang ginagawa po namin, nagawa po may dumating na customer, so isa-isahin po namin yan para makita na, mapakita namin sa customer. Mamaya kasi may damage. Kung may damage, sasabihin namin, sir, may damage po, ganun po. Pero dahil ito, yan, i-check nila isa-isa. So, yan po. So, wala siyang reglue. I-check po namin yan para at least alam namin na ito po yung kanyang binigay na shoes. Mahirap po kasi na tinanggap namin. Tapos, yung pala may punet. Tapos sasabi ni sir, ay wala naman pong punit yan. Eto ngayon, chine-check po talaga namin para kung paano niya binigay po sa amin, chine-check namin kung may gasgas ba siya. At least po, pwede namin masabi kay sir, sir, may gasgas po dito ah. Mm-hmm. So katulad dito, okay siya. So tatanggapin po namin, mm-hmm. Okay. And then yung resibo naman po, ang ginagawa po namin, yan, okay din po ito, good. So pari ang kay sir po ay tatlong pairs. So ayan, ito po for cleaning lahat po ito. So walang reglue, walang minor retouch. Lahat yan cleaning. So, ang yan po ang proseso. Pag dinala ng customer, chine-check po ng mga tao namin. And then, mag-ano po sila sa receipt ng name and contact number. Pero hindi po muna namin pinababayaran. Ang payment po, after marilyo. Oh, po, gusto namin na maayos muna namin, saka po nila babayaran. So, ganun po. Di pagkatapos po niya. Ganito man ginagawa namin. Kailangan pati yung balot. Para at least pag binalik namin sa kanila, kasama yung kanilang plastic or paper bags. Tapos ipicturan po namin siya. Tapos lalagyan po namin ng date at lalagyan po namin ng contact number. Mm-hmm. So like that. Para po alam din namin itsura ng mga, ito po yung mga sintas, lalo Air Force, magkakapareho po eh. So kailangan namin picturan, ilalagay yung contact number doon at saka sino po yung pangalan ng customer para kung may resibo man din namin mahanap, meron kami proof pa rin na yung shoes na binigay nila is ganun po ang itsura. So after that, lalagay na po siya doon. Tatanggalan ng sintas. Tapos paano po yun? Pagbalik, kung anong plastic nila or paper bags nila, yun din babalik namin. So iniingatan pong mabuti, lalo kung pare-pareho ang sintas. Ito madali lang dahil iba-iba naman siya ng sintas. Mm-hmm. Pero pag nilaban po yan, sa isang hanger lang siya, tatlong sintas na po yun. Oh. Mahirap po kasi magkapalit-palit yung sintas. Mm-hmm. So yun, ganun po, medyo mabusisi. And then, dadali na po yan dun sa kabila. Thank you. Ang ginagawa namin una, kapag na-receive namin yung sapatos, yan, dino-double check ng ating staff, yung mga dumi, yung mga bato, kung meron man, tatanggalin niya yan. Tapos dino-double check namin yung mga gilid, kung baka kasi may mga angat. Yan. And then of course, pag okay naman at wala naman masyadong repair, yan, tatanggalin niya na yung mga sintas. Technically, walang unique. Basic yung procedure, pero we handle with yun, ang unique. Yung kami mismo, mga owner, ang humahawak ng sapatos, talagang, yun siguro unique talaga, dahil yung hands-on tayo, handle with care yung mga sapatos. Yan, ang next procedure na ginagawa namin, yan, pinapalambot yung mga dirt talaga, pero hindi muna namin binabasa itong ang katawan kasi medyo delikado yung kanyang texture, leather siya. So may ibang chemical na ginagamit dyan for cleaning. Ang ginagamit lang for basic ng sole ay yung liquid detergent na meron kaming supplier dyan. Na-discover ko kasi parang tao sila.
na dapat itrato mo ng iba-iba. Ngayon ito, hindi yan, pwedeng pareho nung ginagawa niya, so ibang approach naman sa kanya. Kasi ano naman siya, fabric. So ibang chemical, ibang paraan ng paglilinis, kailangan siyang i-steam clean. Steam cleaning siya kasi, ang kita niyo naman. Tapos after ng steam cleaning, pag na-dry siya after mga 2 days, kasi hindi siya pwedeng i-dry talaga sa labas ng ano, yun yung common error. Pinapatuyo sa araw. Mm-hmm. Di ba yun yung kultura ng mga Pilipino pag naglilinis ng sapatos? Pero paglilinis, minsan mas nagdidilaw. Nagdidilaw. Tapos nakakalimutan natin na pag nainitan yung reglo niya, yung glue niya, nagtatanggal siya. Kaya na-experience natin palagi pag binibilad sa bubong, tapos pag suot, after few days, pag tatanggal na. Yun yung common error. Akala ko sir, pag binasa mo, dun matatanggal ng glue. Yung init ng araw. So that's why, yung wala namang kakaiba, kailangan lang siya air dry. Kaya tumatagal kami ng 7 days. After 2 days, tuyo na siya. Yan, air dry lang. Tapos makikita namin yung output niyan. May mga mapa naman. May mga possible ano pa. Doon na ngayon papasok yung second chemical cleaner namin. Yung medyo mas matapang ng konti para mawala naman yung mga mancha-mancha niya. And then, pati loob. Kapag kayang tanggalin, tatanggalin talaga namin. Pero pag hindi, steam clean ang ginagamit namin. Tapos yung cleaner nga na ginagamit namin na medyo minimix-mix ng konti para makuha yung tamang dimpla. Yeah. Tapos after nun, pag nakuha na yan, medyo nakuha na yung magandang kulay, tapos saka namin siya ipa-final touch na tinatawag kong liquid retouch. Mm-hmm. Wala, no choice kasi yung tela, yung fabric niya ay talagang faded niya. So ang option dyan is to liquid retouch para at least 80% bumalik yung original na color niya. Tapos kapag may mga na-discover kaming mga konting mga angat-angat, yun, free na yun na nire-reglo na namin yung mga gano'n. After nyan, eto, so totally talagang kailangan mabasa niya na muna lahat yan kasi basic cleaning niya yan. Ganyan lang ang ginagawa niya, binabasa niya lang muna. Tapos gagamitan niya lang ng special shoe brush, yung malambot lang talaga yung bristle. Tapos dip lang talaga dun sa mga part na marumi. Pero hindi pwede, katulad nitong sapatos na to, medyo critical tong part na to. Critical to. So hindi yan pwede, ibang cleaner ang ginagamit natin dyan. Mm-hmm. So ganyan ang ginagawa niya part by part. So hindi kagad pwedeng buo yung anuhin niya. So yan, tapos babanlaban niya ulit yan. Noon sir, ikaw lahat ng linilis yes, ng sapatos. Yes, sa bahay talagang umaabot ako na hanggang madaling araw. Mm-hmm. Nakakalibang naman kasi para siyang art. Mm-hmm. Kapag natapos mo, parang ang saya mo. So yung gandong klaseng sapatos talagang extra care talaga siya. So iba yung ginawa niya rito kanina, iba yun yung brush na ginamit niya dito, iba rin naman. Pero sa paglilinis kasi ng sapatos, kahit pagpunta sila sa ibang mga shop, yung mga videos ng ibang shoe cleaning, ganyan lang naman din yun. Ini-basic laundry lang sila. Pero depende kung paano sila kinukuskos. So ang concentration niya ngayon dito yung fabric. Yung part naman ng parang gamusa type, iba naman yung ginagamit natin dyan. Kasi pwedeng maapektuhan naman ng brush ito. So ito na yung natapos na ma-air dry. Pero as you can see, meron pang mga konting mapa. So ang daming proseso talaga. Ito na ngayon yung susunod na gagawin nila na kung saan pinidetail cleaner naman. Cleaner naman ang ginagamit. Hindi yung kulay pink na yun. May isa pa kaming cleaner para lahat ito i-cleaner po. Tapos itong mga mancha-manchang konti, nire-remove po yung meron kaming remover na clear doon para yung ba, itong mancha na to. Yang konting yan, iaalisin po ng mga girls ko yan. Yung mga yan, meron pa po, di ba? So yan, aalisin po yung mga yan. Lalo ito, na iaanyelo din po ito. So meron ding ang tawag dito. Ito ang ginagawa po namin dito ay nire-rejuvenate. Merong soul sauce na ginagamit.
ito na yung before, yan na yung nagiging after. Ito siya, ganyan siya dati. So ito kasi itong mga to, yan po release na yan. Yan po kasi ang sakit ng ano eh, ng Air Force. Yung Air Force 1 yan, ang sakit niya talaga, nag-yellow. Tapos i-check pa rin namin yan. Pag may mga mancha-mancha pang konti, pa may makikita pa kami, babalikan pa namin yan. Grabe, ganito na po kaputi ah. Meron na siyang konting retouch. Ang brand yun. Oo, ah, pero, okay. Pero napakanipis na. Kasi kahit na wala nga siyang retouch, depende pa rin sa shoes eh. So eto ma'am, tingnan nyo, hindi nyo, ano, talagang hindi naman siya ni-retouch ng paint eh. Makikita mo naman talaga siya. Ano talaga siya? Na-reduce. Kung meron man, sobrang nipis po. Depende pa rin sa customer yun. Yan talagang, ano na po, dahil sa katagalan ng shoes, hindi mo na siyempre mape-perfect po na 100 bucks. Yan, pwedeng tanongin, baba, nililinis. Pwedeng itanong ng customer, anong cost, bakit naninilaw. Mm-hmm. Ang na-discover ko, dahil hindi naman design yung sapatos sa mainit na lugar. Oh, kasi diba tropical ano, so tropical country tayo. Yun, kaya ang dami. Kaya pag mainit, yung mga ganito mabilis siya. So sa Amerika, sa ibang bansa, hindi naman kagad naninilaw. So, nag-ano lang. Pero sa atin, discover ko na, kasi may sarili akong sapatos na ganito eh, sa init. Then I do research din, bakit ba naninilaw yung mga ganito? Kasi nga, hindi siya design so, for. Tsaka yung nakastock sa box. Stock din. Pero pag naaarawan talaga ng todo at mainit, o kasi ang combo na nun natin talaga, labalinis, then bibilad sa araw, which is... So paano siya nagiging ganito kung yung tanong natin, yan, katulad ng unang cleaning, tapos second cleaning, tapos detail, ang tawag namin detailing pala. Detailing na. So dinidetail na namin yung sapatos, hindi siya basta na-cleaning lang. So pagkatapos niyan, meron kaming ginagamit na ibang mga chemical para mas mag-lighten pa siya bago namin i-rejuvenate. Then for final. Kaya umaabot talaga ng 7 days kasi nababasa ulit yan, nababasa ulit siya. Yan o, kahit nalinis niya na yan, may lalabas pa rin po kasi mga doon. Mahilig kami talaga sa shoes. Yung mga anak namin mahilig sa shoes. So ayun, para hindi na rin kami magpalinis sa iba. So sabi nyo, ay okay din, maganda. So sinusuportahan ko po siya. Kasi siya talaga una po, ang mind ng business namin talaga, siya po. Kasi mahilig siya mag-aral. Mahilig niyang aralin ng isang bagay. Bawat ano po, may mga failures. Ano yung mga failures na yun? Nakakasira kami ng sapatos. Marami ako nasirang sapatos ko. Eh yun, sa amin muna yung mga nasira. Pero may nasira, ano to, Jordan din yata yun na gamusa eh. So 7,000, sabi ko siya, 7,000. Pero anyway, wala kami choice kundi bayaran. Kasi medyo ano, mahigpit yung... Hindi siya nasira. Hindi naman siya nasira. Parang nubak kasi siya eh. So ganito yung texture niya, nubak. Mm-hmm. Ngayon, syempre yung Jordan na yun, parang meron din ako dyan di yung green. Ito, green. Parang ito, nag-light green. Pero syempre, sa paglilinis po kasi yun. Eh ayaw ng customer, gusto niya, hindi daw yan ang binigay. So para po walang usapan at hindi rin po kami masira. Sabi ko, sir, ganito na lang, magkano po yun? Tapos pinakita niya po yung resibo, 7,000. So binayaran ko po siya 7,000. Maganda naman yung shoes, gusto ko din. Kaya lang, sabi ko, 7,000. Di okay po, binayaran ko po siya. Then nag-thank you din siya, nangingi din siyang pasensya. Kaya lang, sobra daw kasi siyang meticuloso sa sapatos. Yung mga ganong customers kasi talaga. May sobra po kasi na nag-iiba lang. Siyempre po, dirt eh, nanunuot ang dirt dyan eh. So, pag nilinis mo yan, hindi talaga pantay-pantay na po yung color. Pink po kasi yun na suede, no? Na ang ganda-ganda talaga. So, ayun po, binayaran po namin. Then, akin na po yung shoes. So, sabi ko sa anak ko, para maging money, dinisplay po namin. Nabenta din po ng 7,000. Ito namang purpose ng steam cleaning para makuha na yung mga naiwang dumi sa loob. Para ma-deodorize na rin siya. Yung mawala yung amoy kasi yung mga sapatos niya rin. Oo, marami iwasan. Talaga. So ito naman yun. So medyo ano siya. Pina-finalize ko siya ng steam clean outside. So nababasa talaga siya ulit. Yun yung sasabi ko. Yan yung pang-apat na procedure na dad, no? After dun. So, ang daming proseso. By the way, yung liquid nito, cleaner din siya. May ibang nilagay ako na cleaner dyan. Ibang mix niya. Na-steam na natin siya. So, umatik yan. Nabasa ulit siya. So, it will take time na naman para madry siya. Pag nadry siya, ipa-final check ko na yan kung ano pa yung mga dapat gawin. Kapag okay na, nabawa pati lalim. Kapag medyo nakita ko 90% restored na siya, cleaned na siya. Yun na yung time na sasabihin ko sa kanila for release na. So, pag sinabi niya for release, tapos ginagamitan na natin shoe conditioner. Conditioner, yung pabango. Pabango. At saka yung spray para lang yung deodorant. Pero minsan may nilalagay kaming balls na nabibili naman online pag sobrang baho. Meron kasi mga ganun.
So dapat talaga kasi nagsasaks yung mga tao pag gagamit ng shoes. Kasi ang hirap po linisin yung dito nila. Mm-hmm. So tapos ayun. Yung mga ginagamit yung retouch, ito, ayan, meron akong mga pang sole retouch mm-hmm. para lang mag-balance eh. So medyo ano siya, di ba? Medyo yellow lang yung balance. Oo, hindi pantay. Diba? Yung isang part lang, papakita ko sa inyo. Usually kasi dapat, yung makikita nyo sa mga online bid, binabrush nila yan. Mm-hmm. Pagkatapos na nakikita yung stroke ng brush, kanyari mm-hmm. ganyan. Yan, dati ganyan ginagawa namin. Pero time to time, ayan, nag-explore diba, siya, nadidiscover niya. Kanyari ganyan. Yan. Pero mas nakita ko na mas maganda to balance the texture. Wiping. Wiping approach, yan. Parang natural yung magiging output niya. Kasi nga, manipis lang naman yung pagkaka-apply. Katulad ito, kanina yellow to mame. Ayan, ito yung pinaka-main ano niya, pina-block ng customer. Pina-block ng customer ngayon to. Ito po yan dati, yan. So, tinawagan muna namin yung customer. Nagkaroon sila ng sabi error. Niya, nagkaroon ng error, pina-block na lang. Ngayon, nilagyan nila ng ibang marker to. Hindi naman matatanggal na yon. So, sabi ko, pero kusap ko kanina, pwede na mga i-block na lang. All block na lang. All block na lang. Para magkaroon na ng balance of ano, unified mm-hmm. color lang. Mm-hmm. So, hindi pa siya tapos. So, on the process pa yung pagpa-finalization niya. Yan lang pa. Mm-hmm. Yes. So, yun na. Hanggang sa final product na siya. Way back 2000, mm-hmm. bago ako ay nag-aaral pa rin. Kasi siya muna yung unang graduate. Nagtulungan kami para maging inspirasyon sa mga gustong mag-business, di ba? During that time, dalawa na yung anak dalawa namin. Dalawa na anak namin. Oo. So, nata-tricycle. Tapos, biyahe sa gabi. May anak na tayo. Dalawa sila, one at saka two. Doon po siya nag-aral. Sabi ko, mag-teacher ka kasi maganda pag nakatapos. Ayun po, nakatapos siya. So, mas maano pa siya sa akin ngayon kasi hindi lang teacher, speaker pa. Ng mga ano. So, tulungan po talaga. Oo. Yung tayo na yun, dahil babiyahe ako ng gabi para may pang diaper na sila, yung mga anak ko, parang pangkain. Dalawa tapos, pasok na sila ngayon. Sa TAF, sa PNU. Tapos balik, ano ulit, tapos sideline, nagcar wash boy pa ako dyan sa kanto. Tapos ano pa, naging driver ako ng delivery, pahinante, yan. To make the long story short, ayan. Aral talaga ang sikreto. Hanggang ngayon. Tapos ayun, hanggang ngayon, nag-aaral, gusto niya maging doctor ng music po eh. So, ngayon, I'm in the process of my thesis ng masteral ko. Tapos tutuloy po niya ng doctor of music education. So, 23 years old ako, nagpasok ng college. So, noong time kasi na yun kami, high school grad, tapos siya nakatapos, tulungan kami, yan, tulong-tulong, food chain, trabaho. Kasi nga, dito sa palengke, tindera lang yung nanay ko dyan. Tubong malinta ako. So, yung nanay ko, tindera lang. Yung father ko, medyo sideline lang. At ito pa, siyam kaming magkakapatid. So, sa siyam na yon pang-anim ako, alam nyo na ang sitwasyon. Tapos ikaw yung unang nakatapos. Impossible talaga ako makatapos. So, medyo ano ko eh, medyo futuristic ako. Pag hindi ako nakatapos, kawawa magiging pamilya ko. Yun yata ang nagiging ladder, no, na ayaw mong maranasan ng mga anak mo, yung naranasan mo. So, talagang kailangan mong mag-achieve na sige, kailangan makatapos. At hindi lang doon, kung kaya pang mag-aral pa. Tapos, tumutulong din naman siya yung baon niya sa pagka-tricycle. Kasi ano lang naman, State University, ang problema lang talaga kasi is pamasahin. Ano lang, ito yung minimal lang naman. Parang 225 lang. Pero yung lang from here to Taft Avenue, medyo malayo-layo yan. LRT, malayo. So yung pahinga, hindi uso yung time na yon. Kasi pagkagaling niya sa school, kailangan niyang mag-drive, mag-tricycle. Bumili kami ng tricycle para makapag-ano siya. Kasi kung magba-boundary, 75 pesos ba yun, nagpapagatas pa kami. Kaya yung time na yun, kung i-imagine, no, kung hindi ako ganito, mas payat pa ako. So ayun talagang ano, sobra. Pero ang kagandahan kasi dito, wala akong bisyo. Yun. So walang bisyo. Talagang ano po, yun ang maganda, wala akong bisyo. Ang bisyo, wala, hindi talaga totally. Kasi may history din yan. Dahil yung father ko ay may bisyo, nakita ko yung so, possible. So yun siguro yung nangyari sa amin, yung nakikita namin kailangan sa may family nakikita. Namin. So, hindi naman masama yung pamilya. Hindi, pero naman, hindi naman ano, syempre ano din yun eh, nagbibigay lesson sa atin para ano ba ang gagawin mo pag ikaw nagkapamilya in the future. Tsaka the mere fact na siyam kami sa side ko, siyam kami, ako yung gitna, imposible talaga ako makatapos. That's why yung na-meet ko siya, blessing talaga. Actually, siya lang talaga yung wala nang iba. Business ang pinag-uusapan. Ayun po. Ba't ako may kaibot? May iba ba? Ito na. Ito na. Wala kasing keyboard dito. Hindi, ayun, Malam. Si...
There's only you in my life. Sagutin mo. The only thing that's right. My first love. Your every breath that I take. Kung ito, makakoordinahan na sila. Makakoordinahan na kayo. Kasi ang goal ko talaga ngayon ay hindi ko siya palulungkutin in every aspect of her life. Palagi ko kinikilig yung dalawa. Yes, darling, ang sikreto ng mga masunuring asawa para humaba ang ano nyo, at saka mag-prosper din ng business. Kasi kasunod nun ay suportahan. Respeto, kasusuportahan. So ito, medyo balik tayo sa business. Kaya nagpa-prosper to ngayon at kaya nyo kami natagpuan is because ang sikreto namin ay suportahan kami ngayon. And then syempre we work for ano eh, for common goal. At ano to, marami nagbe-benefit dito katulad sila ng mga staff namin, mga youth yan sa church, so nabibigyan namin sila ng pambaon, sideline. Tsaka yung mga nagdadala dito minsan sobrang dami, sideline din kasi para nagiging secret agent namin sila. Oh, yun yan, yung kaninang binanggit ko na nagta-top up sila. Yun yung opportunity. So parang sa atin 225 sila, baka 300 na. 300, hindi na namin alam. Basta nagko-collect sila ng maraming sapatos. May, actually yung customer namin dito parang paikot-ikot na rin. Pero mas maraming nagiging bago din. Maraming bago. Ang maganda po kasi sa amin, pag old customer ka, as is yung presyo. Hindi kami nagtaas sa kanila. So hindi sila 225, 180 sila. Opo. Tapos yung mga bago, yun yung 225. So ganyan. Siguro yun din nagustuhan nila sa amin kasi nga, yun, very accommodating and konti lang magtaas and then lagi pang may discount. Kaya yung anak ko kasi nag-maintain ng page, sabi niya, mami, puro ka nalang ano, bawas. Sabi niya, amo na pag ano, nadami. Kasi hanggang maaari, hindi kinakausap namin ng natural na mararamdaman nila na pwede nilang ipagkatiwala yung mga sapatos na medyo mahal din naman talaga. So yung pinakamalaki natin nun, parang umabot lang in a week, 30,000 in a week. So, syempre, wala, ano po yun na yung buo, wala pa yung mga, bagay, ang materials nun, 3,000, 4,000 bali mo siya, ito progressive siya, so hindi na yung masabi kung ano yung peaks. Oo. Pero ngayon, yung pinaka-mean namin na, 15 to 20,000 a week. A week. A week po. Pero pagka umuulan, yun, madami. Mm-hmm. Parang car wash nga po. So, pero ang pinaka-mean namin, 15 to 20 a week po. So, 15 to 20 a week minus, let's say, yung mga 2,000, 3,000. Hindi, upa pa pala, no? Oh. So, tao pa pala. Okay. Pero malaki pa rin, ma'am. Malaki pa rin ang potential. Parang dalawang tao pa rin ang nagtatrabaho sa basic. Sa basic, ka. Sa basic. Kasi kung titingnan natin, halimbawa, na-witness nyo kanina, nagdala ilang piraso ka agad. Tatlo agad yun. Almost 1,000 na po. Almost 1,000. Isa ordinary labor. Magkano ang basic pay? 500 plus. So, pumasok agad sa kanya dito sa Shilotsky, sa shop, ay almost 1,000 agad. So, minsan sobrang marami, minsan ganyan. So, ang isang tao talaga, hindi nagdadala ng isa lang. So, pag pumasok siya, makukumbit mo na kagad yung 225 times how many. So, kung nag-arrange po kami ng 60 pairs eh. 15 yung pairs namin, natin. Nasa almost 50. 50 per week. Pairs. Minsan umabot tayo nga ng 100 plus December. Marami niyang papalinis. Oh, pairs! Kaya talagang yung ikot ng sapatos pero sa amin. Medyo ang nagpapahinder sa amin to expand is yung technology na ako lang talaga yung may final touch. Hindi kakayanan ng oras ko. So kahit mag-franchise pero kung hindi kami, siguro tayo working, maaaring kayanin. Mag-full time siguro ako dito. Talagang kaya ko i-monitor, mag-branch out kami. Pero as of now, future plan pa lang. No, not unless meron akong matrain na talagang katulad nung kung paano ako mag-quality check. Mas dadami kami. Pero kasi naman, blessed naman kami na meron kaming permanent na trabaho kahit paano. So, sustained naman yung needs. Extra. So, ito naman ay blessing na business ng Lord. So, inaalaga namin. So, hindi naman kami nagmamadali. Tsaka ang sekreto, ibigay yung weekly nagbibigay kami sa church. Yun daw. Kung ano yung para sa Lord, yung binibigay namin sa church. So, yun yung pinakasekreto kasi magugulat ka na lang, dami sapatos. Kumbaga, ano naman to, biblical naman yung approach na ginagawa namin sa business. So, kung yung para sa Lord, binibigyan namin yung para sa Lord. And then, hindi naman kami after, usually sa laki ng kita. Yung blessed kami dahil meron pumapasok palagi, yung malaking bagay na sa amin. By nature, hindi naman talaga kami negosyante. Mm-hmm. Yung talaga yun. Nung teenager ako, ang tanong ko lang palagi, bakit yung mayaman
mayayaman. Mm-hmm. Bakit, paano nila nagagawa yung mga bagay-bagay na meron sila? Mm-hmm. So yun yung mga common question lang sa akin. Mm-hmm. Tapos I tried, gusto syempre, lahat naman tayo gustong yumaman. Mm-hmm. So along the way, ang daming options. Pero hindi basta-basta yung yumaman. Hanggang ngayon, hindi kami mayaman eh. Mm-hmm. Pero yung yaman, in, somehow, dinefine ko siya in different aspect. Sa akin, pag masaya ka, successful ka sa mga ginagawa mo at napuntahan mo, parang ang yaman-yaman mo. Kasi dati hindi mo nagagawa yung mga napupuntahan mo, nakakainan mo. Mm-hmm. Tapos ngayon nakakainan mo na yung mga pinapangarap mo lang. Yata. Parang lang, ang babaw namin eh. Ay, mayaman yung, na kami kumakain. Ngayon nakakainan na namin siya o napupuntahan na namin yung lugar. Tapos yung context na walang pera sa pagiging educator, totoo naman talaga kasi limited eh. Kahit naman saan eh, kapag empleyado ka, limited talaga ang kita mo. Pero pag negosyante talaga, unexpected talaga yung pasok ng hindi siya ng basic income. Lang kasi pwede pang dumami. So, sa naging, ang nakita ko doon, ito, ina-apply ko dito is parang paraan ng mga Chinese. Mm-hmm. Yung mindset. Less lang, maliit lang, konti lang kita, tubo. Pero marami, konti tubo, meron marami, pero hard work. Mm-hmm. Love your craft, parang ganon. Kapag inayo mo yung negosyo, huwag mo kagad i-aim yung malaki ang kikitain. Actually, hindi namin inaisip yung kita eh. Hindi nga kami maikpit sa pagre-record ng mga ano namin, inventory namin ng pasok eh. Okay. Ang mahalaga, dun sa pumapasok sa aming mga income, na ilalabas namin lahat ng expenses. Mga ganon. Pero yung detail na talapat, ultimo saka accounting isang sekreto niya, da, sinisweldohan natin yung sarili yan, natin. Sinisweldohan namin. Yun yung lagi niyang bilin sa akin, na sweldohan natin yung sarili ang natin. Sarili namin. So, hindi porket pa business natin to, go lang. So parang kami, sweldohan din ang bawat isa. Meron kaming cute na lalagyan. Oh, mineral water. Mineral water na gano'n. So, dun kami nagpapasok, makita po namin dalawa. Ay, so, sahod pala namin. Sahod namin. Dito. Minimal lang yun. We live simple life. Mm-hmm. Yun lang eh. May bahay naman, may sasakyan. Nakakainan yung mga dapat kainan. Nakapag-travel abroad naman. Mm-hmm. Yun yung masarap, nakakapag-travel abroad. Nakakapag-avail kami ng mga travel abroad. Tapos, siguro din yung contentment. Contento eh. Kailangan contento. Masaya. Happy kami. Masaya. Healthy. Yun, unang-una. Yun lang talaga. Kailangan healthy ka. Kasi, lalo na, ilang taon na kasi mo, diba? So, ayun. Kailangan talaga healthy. Healthy, happy, content, contented. And ano, punong-puno ng pagmamahal. Pangarap ko kasi yung music school eh. Kaya yung nag-vocation prior sa pandemic, tuwan-tuwa ako kasi ang ganda ng kitaan. Ganda talaga. Kasi hindi ako nagbabayad ng teacher. Ako mismo yung nagtuturo. So sa isang session, sa isang estudyante ko, ang per hour ang bayad. 500 or 600 per hour ang bayad sa akin. So ibig sabihin, yung buong linggo na yon kung ganda halimbawa ilan yung clients ko na estudyante, isipin nyo yung oras na tumatakbo. So ang ganda. Nung nag-pandemic siya, medyo hindi ko alam kung ano magiging interpretation nyo, hindi ako nalungkot kasi yun eh, nangyari, wala na tayong dapat sisihin eh, so move on. So nag-isip kami, biggest lesson learned, never stop talaga. Kasi ngayon na planning kami mag-put up ulit noon, at saka therapy center naman sa mga SPED. So bukod sa may on the music, process na siya, may music ano school then magkakaroon ng therapy center sa mga ano, yung mga bata na may autism at kung ano-ano pang disorder. So ang lesson talaga diyan, hindi ibig sabihin sumara yung isang pinto at walang ibang bubukas sa pinto. Huwag mo lang hayaang palungkutin yung sarili mo kasi choice naman na maging malungkot at choice na maging masaya. So naging choice namin, nalungkot pero kailangan sumaya. Kasi so, emotion yun eh, kailangan malungkot kasi yun yung sitwasyon. Pero after that, okay na, happy na ulit. Pero pag nakahon ka dun sa kalungkutan dahil na lahat naman tayo lumungkot nung pandemic time. Grabe. Wala, hindi tayo sasaya. Okay. So, ganun ang nangyari. So, yun lang yung lesson doon na kailangan lang talaga, never stop. Yung regret nung time na yon is talagang sana hindi nagkaroon ng pandemic. Talagang okay naman. Tuloy-tuloy na ito at saka yung music school eh. Eh dahil nagkaroon ng pandemic, ang regret ko lang talaga doon ay papaano pa siya ulit babalik. Sana hindi ko na binuksan. Kasi palagi naman nasa uli ang pagsisisi. Kasi ang laki ng investment, di ba? Pero
ganun talaga nangyayari. So regret talaga na sana hindi ko nalang binuksan. Sana hindi ako nag-resign sa dati kong school kasi maganda ang position ko dun sa dating school. Tapos nabinuksan ko siya. Oh, kasi nga magpo-full-time ka na sana, full-time business no? Sa sana ako. Kaya siya nag-resign sa private school. So which is 15 years ka dun sa private school. So sabi niya, ito na yung time ng music school. So nag-put up kami, nag-invest ng malaki. Ang regret ko doon, parang bad timing. Mm-hmm. Yun yung ano, gusto ko yung business maganda, nabuksan ko, tapos biglang sumara. So sana hindi ko lang muna binuksan o hindi ko binuksan dahil nga pandemic. Pero ano naman yun, syempre natural reaction sa mga naapektuhan ng pandemic. So after pandemic, nag-focus kami rito. Ngayon, nabanggit kanina ni ng wife ko, ni Ma'am Suset, na on planning na yung pagbubukas ulit ng school, ng yung music studio na yon, kasabay na rin yung therapy center. So, mas so yun yung pinagpipray namin. So, medyo malaki kasi na. Pero naka-planning na kami dyan. So ang kailangan lang namin, siyempre pero nakapag-resign na rin ako. Para ako na mag-manage. Siya naman doon. Yung napagdaanan sa simula pa lang, yung mga nasira kong sapatos ko. Oo, yun sa amin talaga. Yun yung mga kasi talagang bago ko masira yung iba, sa akin muna. Kung baga talagang hands on ako. Pag nasira to, okay lang, wala ako ibang sisisiin. Kaya pag dumating na sa akin yung katulad ng sapatos, kaya ko na siyang i-ano. Kasi nagpapalinis dito, may LV. Ngayon, mga LV, no, Gucci. Balenciaga, mga ganun. Kaya sobrang nakakatakot. Pero pag ganun, hindi na namin pinapawak sa kanila. Kami na so kami na yun. So, kasi yun. Ang hirap bayaran nun eh. So ang pinaka-struggle talaga ay yung makasira. Yun, lalo tsaka na kung yung, sobrang branded naman. Tsaka yung hindi namin ma-meet yung expectation ng customer. So ayan, pininturahan nila. Pininturahan ng ibang shoe ano, yung, no, kung saan niya pinapinturahan. Paint na yan eh. Ayan po. Yan po yung pinaayos sa amin ngayon kasi nga pinapinturahan niya eh original LV siya. Yeah. O, kasi kung ano, sa, yan ang iniingatan namin na pag kami ang nakasira at branded shoes, syempre mahal kasi wala nga akong ganito. Tapos, 'di ba? So ayun, yun lang naman ang magiging struggle siguro pagka so far sa 2 years namin dito, yun lang. Yung pinakamahal yun lang, yung 7,000. Tapos yung medyo nagkakapalit-palit ng sintas. Oh, yung sa dati naming ano, dati naming mga minor lang. Minor lang naman yung yun nga sa dami. Kaya ngayon ang sintas, may proseso na kami. Kung sino yung mga may-ari, isang hanger lang dapat yun, yung sintas na continuous yun. Continuous process. Tsaka may picture kami para pag inano namin, kita namin yung mga sintas. Tsaka, so far, wala na. Wala na. Dalawang beses lang yata yun. Then ngayon, wala nang nagkakapalit ng shoelace. Wala na po. Ang kagandaan siguro dahil only in Valenzuela. So wala pa kaming competition. Kaya ano pa. So may lumaban man, okay lang. Supportahan ko sila. Ganun lang. Kung gusto nila magpaturo, okay lang. Pero syempre, iba nating beats original eh. Yun yung rule of the world eh. Kapag ikaw yung pioneer, talagang ikaw yung talagang pupuntahan kasi na-build na namin yung tiwala ng tao. So in terms of major struggles, so far wala naman. Technically, yung system, syempre, dinidevelop pa namin. Yun pa lang yung major struggles. Na mas ma-improve pa natin at mas mapabilis. Tsaka ngayon, medyo kailangan talaga namin magdagdag pa ng staff dahil nga medyo hindi na namin natatansya yung pagsak. As of now, hindi franchising yung gusto namin eh. Hindi franchising eh. Parang branch out. Branch out. Parang dumami siya pero under one monitoring ano rin. Ako pa rin yung magmo-monitor. Yun yung future plan namin. Mag-expand kami. Kasi marami rin nagtatanong sa amin na meron kayong shop sa ganito, may ganyan, ganyan, ganyan. Sa city, sa ibang lugar. Dahil business ko, we plan to ano rin. Mag-expand din. So planning na for that. Perfect timing. Yan, medyo step ngayon, ahead na siguro, kami ngayon. Salamat kayo sa inyo kasi mag-a-add din yun, di ba? So sabi ko nga, naku, mukhang pagka ito, magdadagdag po kami. Kasi syempre, hesitant nga kami. Hesitant una, kami na, kasi na-post sabi ko, po, baka kasi po ang nangyayari, pag nagpo-post ako sa page, naku, ayun na naman, ang dami. Pag hindi po ako nagpo-post, so normal. Medyo nag-normalize. Pagka masipag po ako, ako po kasi nagpo-post eh. Pag masipag po ako at nasa ano na, okay, kaya pa ng time namin, magpo-post ako. Tapos doon po dumadami. Talagang pag nag-post ka, doon po nag-aan yung mga customer. Pero pag wala kang posting, medyo normalized lang. Pero pag may posting ka sa page namin, ayun, nabuboost ulit. Lalo yung mga videos namin na yung ilang story sapatos, lang. Yung story lang. Ano po, mapapansin namin kinabukasan, daming magpapadala.
By the way, ano lang kami ha? Facebook lang kami ha? Wala pa kami ibang wala social kami media. Wala pa kami TikTok, wala pang... So, gagawin pa lang natin. So, kami yung ibang social media, baka hindi ko na kayanin. So, ayun. Yun yung medyo nag-hinder pa sa amin yun to expand. Very successful kasi humble beginning siya. Nagsimula sa music school ko. May secondary business ko siya. Kasi sabi ko, pag may ano, mayroon pabadala. Tapos sa bahay. Tapos yung bahay namin, napuno ng sapatos. So ngayon, ito na, makikita nyo. Blessed na siya. So considered successful na siya kasi stable naman siya. Umiikot na. And then progressive naman siya. Dahil we plan... Nagpunod din tayo ng isang bahay. Parang bahay din namin to. Ganun. Tsaka may bahay nga tayo napunod. Tapos nakapagpunta pa kami ng isa pang bahay. Yan. Nakapag-upgrade ng sasakyan, kahit pa paano. Yan. Okay. Kaya, thank you, Lord. Unang-una, salamat sa inyo. And ano po, yung mga magpapalinis dyan, yung mga mahilig sa sapatos, katulad po namin, i-visit niyo po yung page namin, Shalotsky Shoe Cleaning Services. Follow niyo po yung FB page namin. Makikita niyo po yung mga gawa naming sapatos doon. And makakaasa po kayo na ingatan namin ang shoes ninyo. At ito pa, murang-mura lang po kami. Mura lang po ang service namin. So, palinis na po kayo sa amin. Sana po, mga visit niyo yung page namin. Salamat po.